What's up, Reba Pips? Ngayon, gagawa tayo ng carbon fiber. Yung cheapest lang, ay pinakamurang carbon fiber na design ang gagawin natin. So, dito natin sasampulan sa ating grab bar ng ating mesole. Bali, kapag gagawa ka ng ganito, tapos nakapintura yung ating gagawin, kailangan tanggalin muna natin ng mabuti yung pintura. Kailangan linisin muna natin ng mabuti yung ating applyan ng carbon bago tayo mag-start sa ating... So, bali... strip saw lang naman ang katapat niyan, matatanggal na 'yan. Bali, after kong malinisan, is ginamitan ko na ng epoxy primer para kakapit dito yung ating carbon mamaya pagka linagay na natin dito. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating paglalatag ng ating carbon dito, is make sure na makinis na siya. So bago nyo pala kikinisin tong primer epoxy natin, is make sure na napatuyo nyo na ito ng maghapon o isang araw para mas matibay. Tapos saka ako ginamitan ng 800 grit na papildilya para pumino naman yung kanyang space. Bali, ang ginawa ko lang dito is kumuha lang ako dito ng typewriting. Tapos ilalapag ko lang yung typewriting. Kukunin ko yung kanyang sukat para yun ang gagawin kong pattern dun sa ating carbon fiber mamaya. Dahil kung anong sukat ng makukuha natin dito is ganun din yung sukat na gagawin natin para ididikit natin dito. Bali, per parts ang gagawin natin. Hindi natin ibubuo dito yung ating buong carbon fiber dahil mahirap yun. Ito is basic lang naman. Ito yung pinakamadaling paraan na naisip ko para makasabay yung mga hindi marunong maglagay ng sticker o dahil mas mahirap maglagay ng sticker o tsaka para mas makatipid ka syempre dahil pagka hindi ka marunong maglagay ng sticker, linagay mo yung malaking sticker ng carbon is baka masira mo lang, isayang naman. Maraming makasaya dito is makakatipid ka dahil putol-putol natin ilalagay pero dapat is malinis at maingat mong ilalagay. Kaya ang ginawa ko, sinukat ko isa-isa, kumuha ko ng pattern gamit yung typewriting, tapos yun ang pinanghulma ko.
Bali, after kung ma-extense at nakuha ko na yung pattern, is gugupitin ko na mga repaps. Pagkatapos yun ang gagamitin kong pang-pattern dun sa ating carbon fiber na sticker. Bali, yung nga palang carbon fiber na stickers, nabibili, makakabili ka naman yan sa mga motor parts. Meron yan na per ruler yata yan. Bawat ruler niyan is nagkakahalaga lang yan ng 30 pesos. Bali, tatlong ruler yung pinabili ko, kaya medyo malaki yung ating carbon fiber na sticker. So, diretso na nila pinutol, hindi putol-putol na tag-iisang ruler. Pero pwede rin naman yung putol-putol na tag-iisang ruler dahil gugupitin mo rin naman yan. Bali, yung nga palang tatlong ruler na pinili ko is hindi naman naubos. Bali, parang nasa dalawang ruler lang yung nagamit ko dito. Parang sobra pa nga yung dalawang ruler. Kaya bali, ganun lang siya kamura mga repaps. Kaya dapat maayos yung pagkakalagay nyo para hindi pa ulit-ulit, walang masasayang na sticker. Bali, yung ginawa ko lang is i-trace ko lang dito yung pattern na ginawa natin. So, babalikta rin lang natin yung pattern. Tapos, iguguhit lang natin. Bali, gagawa lang tayo ng pattern. Tapos, gugupitin natin. Yun na yung ating ididikit sa ating project. Bali, iguguhit nyo sa likod mismo ng sticker, mga repaps. Huwag dun sa ibabaw dahil yung sa ibabaw niyan is baka masira lang o baka hindi gumuhit din yung lapis. Sa likod kasi is gawa lang siya ng papel. Kaya mabilis gumuhit dun yung ating lapis. So yun, bali ganito na yung kinalabasan ng ating unang sticker na pinaturn mga repaps. Bali, ganyan lang, uulit-ulitin lang natin yan hanggat bawat kukuha natin yung kanyang pattern is dinidikit natin isa-isa. So napakadali lang. So kaya ikaw kayang-kaya mo to dahil napaka-basic lang.
So, bali, after natin malatagan ng carbon fiber, mga repaps, bali yung lalagyanan lang ng tornilyo, hindi natin nalagyan kasi pagka linagyan natin dyan, pagka tinornilyo yan dyan, is may tendensing matanggal yung ating carbon fiber na sticker. So, ang gagawin natin dyan is i-airbrush na lang natin. Kukulayan na lang natin yan ng kulay itim. So, ayan o, bali, ang ganda na o, napakakintab. Wala pa man top coat yan, is makintab na. Pagkatapos kasi nating ma-airbrush yung sa may lalagyanan ng tornilyuhan na yan, is itatop coat natin ito ng 3 beses, mga repas, para matibay siya. So, nasa sa inyo kung gusto nyo itop coat ng hanggang 6 beses, pwede rin yun para meron siyang coat na hahawak sa sticker, hindi siya masisira agad. So, bali, ayan na. Sa halagang 100, mga repas, meron ka ng carbon fiber na design. So, syempre, hindi pa kasama yung top coat dun. So, mura pa rin kahit na itop coat. Yung iba kasing carbon fiber na ginagawa is ginagamitan nila ng resin, which is napakamahal ng resin na yan, mga repaps, at napakahirap gawin. So ito is napakadali lang. So ganyan lang yung gawin nyo is meron na kayong carbon fiber na design, mga repaps. So pwede rin yan sa mga cover ng motor, kahit anong parts ng cover ng motor yun, basta magaling kayo sa pagkuha ng stencil, sa pagkuha ng pattern. So per parts nyo lang, hanapin nyo lang yung mga kanto doon, nyo kunin yung kanyang stencil. So dayain nyo lang sa bawat kanto, mga repaps. So yun lang yung advice ko sa inyo. So napakadali lang gawin ito, mga repaps, napakamura pa.